Hello, good morning everyone. Nandito na naman po tayo sa ating BSB Lunch and Learn with Grace. Nandito po tayo sa office ng BSB. Dito po ang aming living room. Ako po pala si Mary Grace Stein, ang inyong host, certified life coach sa John Maxwell team. At nandito po ang ating guest, isang leader, isang team member, at isa nating very good friend. So, siya po ay si Cesar Rabino from Goa, Camarines Sur. So yung mga taga-Goa, kumusta kayo dyan? Isa po siyang civil engineering graduate. So civil engineer po. Then married with 3 children. Dalawang girls and 1 boy. Plus may grandson na pala. Dalawa. And freelancer agriculture. Engineer and agriculture. Malayo. Agriculturist. And MLM advocate. O dito na, siguro agriculturist and MLM. No? Then passionate, considerate, hardworking leader, and also a servant leader. Yes, ito yung servant leader. Ito yung hinahanap natin. So, andito tayo ngayon para i-share sa kanila how to be a leader. Ano ba yung ginagawa mo? Ano yung ginawa mo? Ano before ka naging leader? So, introduce yourself more pa muna sa ating mga viewers and listeners. Okay, everyone, good morning. Once again, I am Mr. Cesar Rabino of Goa, Camarines Sur. I am now here in Naga to deliver what I understand about leadership. So I am truly grateful na na-invite dito ni Ma'am Grace para dito sa interview na ito. Yeah, so thank you for being here. So ikaw yung napili kasi tinitingnan namin dito kung saan ka, anong matututunan namin sa iyo. At alam ko itong leadership. So ang una kong natutunan sa leadership, sabi ni John Maxwell, is leadership is influence. Nothing more, nothing less. So pag sinabi influence, ano yung pumapasok sa isip natin pag you are influencer? Yeah, so, influential. Yeah po. Ganito po yun. For me, yung definition kasi po ng ano ng leadership is the ability of individual or something na association or organization na nag-influence ng mga ano tao at mga miyembro, followers nila para gayahin siya sa magagandang bagay. So yun lang naman po, sa magandang bagay po tayo dapat maka-influensya sa bawat tao, sa bawat grupo. Dapat talaga sa maganda. Kasi pag sabi nga, good influence, bad influence, alin ang mas mabilis sabihin nila bad influence? Kasi may kaakibat daw na masaya agad. Yes po. Ang good kasi medyo may sa umpisa medyo may hardworking, may proseso, di ba? But always we choose good influence. So sabi dito, why should I grow as a leader? Bakit mo kailangan mag-grow as a leader? Bakit hindi ba pwedeng follower na lang palagi? For bakit me, kailangan maging leader? Opo, ganito po. For me, as a person with the a lot of goals in life, good things to remember and to share. So I need to be more powerful by being ano, by being a leader. Maybe I can contribute more than to be a follower only. So kung follower ka, hindi ka man gaano nakakontribute kasi nagpo-follow ka, so hindi mo matutulungan. But if you're a leader, you will contribute. So ano yung mga ano, ano yung mga quality na alam mo ng isang leader? Paano mo man sabi ang isang tao at isang leader na? For me, a leader is a person with a heart. Caring. Yeah. If you are heartedly leader, you can relate yourself to any person, you can understand them, you can be more considerate, mostly.
And being a leader must be a God fearing for it to be a good leader. Diyan yung good heart. Yes. Napag-serve like a servant leader. So, sabi dito, success without leadership is down. Kumbaga, walang success. Success without leadership, malungkot. Kasi, success ka na, pero wala ka naman. Ikaw lang mag-isa, nandun sa top. It's lonely at the top. Naniniwala ka mo dyan na ikaw nag-success in the leader. Pag-isa ka lang, ito, nandun ka sa top-top ng bundok, lahat sila nasa baba, solo ka. Ang people naniniwala sa successful ka, wala ka namang nililid. Mag-isa ka lang. Ako, ano yung nag-isa ka lang. Dami mong pera. Nabili mo lang. Oo. Solo ka sa isang kong. Isa na ilan. So, meron kang mansyon, solo-solo ka doon. Tapos, meron kang katulog doon, solo ka lang. Malungkot. Yeah. You're alone. Yeah. Ano? Lonely. Oo, magiging lonely. So, ako ayoko ng lonely. Yeah. So, sabi sa may mga company daw na, halimbawa, binibili ang isang company. Sino ba yung isang investor na ang ginagawa niya, pag bibili siya ng company, ang unang binitignan niya. Meron daw doon leader, I mean, not leader, yung manager. Yun ang unang-unang inaalis. Kasi kung hindi nagsasucess, ibig sabihin may mali yung nag-lead yung nandun sa top sa top. So, yun, good leader, no? Mabait, masipag, may good heart. No? So, paano mo, sa iyong experience, paano mo na-develop ang sarili mo sa leader? Ano yung mga ginawa? Anong experience mo? Some people says that I am born to be a leader. Born to be a leader. I can drink myself every time I met some people and there is such a chance na mag-select sila officers. They always ask myself to lead them. Mm-hmm. So yun po, sa salita pa lang nila, kinasabi nila na ikaw na lang kasi parang ikaw yung magaling ka kaysa sa amin. Parang salita mo pa lang powerful na. Mm-hmm. Itsura mo pa lang parang strict na. Mm-hmm. Pang manager ba? Pero ganun po yung mga dati. So nakikita siguro nila merong kang para. Parang, ang tawag doon, sabi, you don't need to be excellent. You need to be outstanding. So, outstanding sa grupo. Kung may 20 people dyan, ikaw yung napapansin. Mm-hmm. Saan? So, paano yun na-develop? Ano yung, mula nung bata ka, paano yung ginagawa? So, yun po, mm-hmm. dahil sa sabi nila na I can be a leader, mm-hmm. kailangan kong pangatawanan. Kailangan kong ipakita na talagang ako yun. Mm-hmm. Kailangan kong arali kung paano sila i-lead. Mm-hmm. So yun po, yung mga pagkakataong ganun na parang na obliged ka lang dahil in-appoint ka, kailangan mong patunayan para hindi ka mapahiya. Una. Mm-hmm. Pangalawa, para sila din po ay mas maging credible sa'yo. Para maging trusted person sa kanila. Mm-hmm. At the same time, to be a pride of my family, mm-hmm. as well. So, and siyempre, it's so grateful kung napipil mo na parang ikaw yung lagi nilang pinipili para mag-lead sa kanila. So, yung experience mo, parang una, unaware ka muna. Yes po. Hindi mo alam na wow, leader na pala ako. Sila yung nakakita ng talent as a leader before mo nakita ng sarili. Parang, ba't ako pinipili nila? Meron pala akong leadership. Parang gano'n. Okay. So, ako, ang isa kong napansin, dahil yung nakita, the way yung, sabi nga, may isang book, alam mo ba yung book na, Make Up Your Bed?
Make Up Your Bed. Isang book yan ng isang captain in the military. Hindi ko alam kung Navy siya, pero isa siyang captain. So, sa military, ang pinag-uusapan shine ng shoes, di ba? Ano, maayos, walang gusot, di ba? Yung uniform, planchado, walang pumapasok na hindi planchado yung damit, talagang clean, clean ka. Ang isa, tinitingnan, higaan. Kapag ka ang isang tao, sabihin natin sa bahay, at malaking bahay, kasi hindi mo maayos, kasi super busy. Pero ang higaan ng isang tao, pag nagising niya, pinaplansya niya yung higaan niya, inaayos niya, before anything else, that person is a good person. So, Make Up Your Bed, isang magandang book na magandang ano, i-read natin. So, doon pala nakikita na ito ay ano. At ako din, nakita ko din yan. Yung bed mo, may art, may galing na dito, may ganito. may design. Nakita ko, hindi lang malinis, yung banyo malinis, maayos, nakita ko na yung nakasampay yung mata. I'm sorry, nasilip ko lang. So, doon ko nakita na ano, you are a good leader by seeing what you do na hindi nakikita ng tao. Kasi, sino naman ang pupunta sa room? O nagkataon lang na yung si magtatapon ako nung ano, poop ng dog, ay yung room ang pinakamalapit, doon ko tinapon, nakita ko na organize. Kaya sabi ko, people you can see, at ang makakakita lang yan, yung leader din. Kasi alam mo yung quality. So dito, sabi nga, meron daw four phases of leadership. So from ineffective to effective, una daw, unaware. Una, yun, di ba? Nung una, hindi mo aware na leader ka pala. Ano, sinabi nila, ikaw na lang, ikaw na ang leader. Anong na-feel mo nung una? Hindi mo alam na meron ka talent as a leader. Feelings and normal na parang alam mo namang ikaw po yun, kahit hindi mo pa ginagawa. Mm-hmm. Pero dahil nga sa pinigyan ka ng task, na-oblige ka na, you have to perform, you have to prove. So, nung una ang aware, hanggang naging aware ka na doon, na sabi nga, una, I don't know what I do. Hindi mo pa alam if ikaw ay leader or something. Parang, ano, walang muwang pa, parang hindi mo pa alam. Then sunod, nagiging aware ka na, una, ineffective kasi kung hindi mo alam na leader ka, hindi ka makakontribute. Diba? Kasi nung una, hindi mo naman alam. Pero nung nilagay ka nila, naging aware ka na doon na, ay, ano, leader na pala ako. So ano yung na-feel mo? So na-feel mo ba yung pagiging effective na nung nilagay ka nila sa posto? Yes po. Every time na nare-recognize nila yung achievements, it feels you are proud, siyempre. Napaproud ka na. Parang na-feel mo na yung totoo na to. Parang na-enhance yung ano po yung confidence, siyempre. At saka parang mas gusto nyo pang maging ano, effective lalo para magstado sila masaya. Parang gusto mo na magpasaya. Satisfaction ng tao na magbigay ng happiness sa tayo. Tayo. So, nagiging effective ka na. So, sabi dito, yung number three, aware ka na. Sabi dito, I grow and know starts to show. So, nag-grow ka na kasi alam ang effective na sisiyahan ka at pinapasaya mo sila. Kasi, ako ako ng pili nila, mag-perform ako para magawa sila. Parang gano'n na pumupunta na rin. So, napifeel mo ba na nagiging effective yun? Yes po. Actually, ano po yun nga po. Every time sabi nga po na ikaw ay nakagagawa ng mga achievements mo, mas lalo mong ginagalingan sa susunod din. Kaya para mas lalo pong may serve mo ng maayos at saka truly satisfied yung iyo pong mga constituents. Sila na yung galingan ko para masatisfied sila. Yeah. Parang kahinaan ninyo, sige, ganito ang gagawin. Ang lalo kong gagalingan. Kaya nagiging more effective. Sabi, I simply go because of what I know. So, doon ka napapasok sa yung effectiveness, sa yung skills.
So, dun sa skills, no, as a leader, yung muna tinitingnan kasi dito, engineer, engineering. So, sa engineering, sabi mo, hindi mo ginawa, kasi sabi mo nga, hindi yun masyado yung passion. No? So, but engineering, it's an art. So, sabi mo ang gusto mo art. No? So, engineering is an art kasi mag-draw ka, papagandahin mo, dapat maayos na hindi magigipat yung gagawin mo. Diba? Then, of course, yung agriculture, it's an art also. Kasi, yung pagtatanim, gusto mo maging maganda. So, talagang connected yun pala sa gusto. So, sa iyong skills ng art kasi sabi mo yun. So, paano mo dyan nagagamit? So yun po, dun sa bawat ano po, yung artworks na nagagawa ko, na i-re-relate ko po yung ano, yung pagiging leader ko doon sa pamamagitan na ano, na itatanong ko sa kanila kung ano, what do you think? Okay ba ito? Nagustuhan mo ba? O, kung nagustuhan mo, nagkaroon ka ng interest, baka pwede mong gawin. Tapos dahil sa ang ating buhay, hindi naman namamalagi lang yan. Kaya at ang lakas din naman natin ganun din. Kung ano man yung mga bagay na nagugustuhan mo doon sa mga ginagawa ko, kung pwede mo siyang pulutin at share mo din sa iba para nang sa hindi nawawala yung mga bagay na magaganda sa buhay ng bawat tao. Parang dinuduplicate mo na yung gusto mong gawin niya rin para mag-continue yung Dinag-guide mo sila para ma-appreciate nila kung ano yung pabubuti o magaganda na nakita nila sa iyo para ito rin yung pagawa mo sa kanila kung nila para may contribution sila doon sa susunod na generation. So parang ano yung anong tawag doon? Relay. Yes. Relay, no? So yan yung duplication. So ngayon, dahil ito yung, this is yung art, napunta sa MLM. So itong ginagawa natin, ang isa yung BOA, Bayanihan Operation Atlas. So paano mo siya na-relate dito? Ano yung nakita mo dito sa BSB as ano, for leadership and for your art? So yung leadership mo, yung art, dito sa ginagawa nating bayanihan, na pagtulong natin, pag-aplas natin sa mga tao, na ma-share natin, na magkaroon sila ng kaginhawahan. So, ano yung nakita mo na ano yung nag-spark? Ano yung spark na nakita mo dito sa ginagawa ng BS? At the start, ma'am, yung ano, yung MB Plus, which is the flagship product of BSB. Narinig ko, nakita ko, nalaman ko na maganda yung products at maraming tao ang pwede nitong matulungan. Sa pamamagitan ng activity ng BOHA, na naging effective po siya dahil ano lang siya, isang activity na mag-organize ng mga tao na mayroong sakit, and then outright yung epekto po niya. Siyempre, hinahanap ng tao yan. Kung ako po ang mag-ano niyan, mag-organize niyan, pinag-aaralan ko na kung paano nagawa ng mga kasamahan ko na nauna sa akin na naging maayos yung kanilang activity na sa BOHA, mas lalo ko siguro itong ma-organize, kaluan ko ng passion ko sa arts. Ayan. Saka siyempre, may design na. Ako yung leadership na nagagawa ko siya every time my appearances in every single organization and community as well. Siyempre po, yun yung lagi kong ina-approach sa kanila na yung aming pong purpose sa appearances po namin dito po is to help to ano po yung ano ng health and wellness natin para hindi lang po sa amin napapakinabangan siya kung dito rin po sa hindi. So, ma'am, i-share din po. Nakikita ko po na mapapaganda ko siya dahil dun sa skills ko sa art at sa leadership.
So I'm sure parang naiisip ko na ang kahit ano kaya meron dyan singing, may pagsasaya. Na hindi lang yung gumaan na yung pakiramdam na nasihan pa. Di ba? Tapos baka may magagawa ka pang ibang ano doon, may additional. Katulad nung kahapon, nag-usap tayo yung about sa Rotary Club, no? Yes. Alam mo, first time yata ito na nakita ko yung team, parang team building, teamwork doon sa na, samantalang, first time yung mag-attend, yes, ano, doon ko nakita yung ano, real teamwork na pag ang may, parang mastermind, ano, parang mastermind meeting yun eh. So, kung ako lang, ito yung iniisip ko. Hindi ko pa naisip yung mga sinabi ni kahapon. But because nandun tayo kahapon, bawat isa nag-donate ng ideas and ideas and ideas. Alam mo yung 7 areas of focus na gawa natin. With collaboration dito sa ating business na makakapagbigay ng livelihood sa kanila and education. Na super amazed ako, sabi ko, ang ganda ng team na to. Ang ganda ng nalipo-contribute niyo dito. So you are a value to the company. You are a value to the organization. Kaya ako din sabi ko, hindi lang yung BSB ang matutulungan natin, kundi yung organization na tumutulong sa mga tao. Na nag-build na sila na mag-contribute tayo doon ng ating ideas. So, sabi ko, ang leadership talaga is amazing. Alam ko, may gagawin ka kasi especially sa pag-organize sa kanila dyan. So, paano natin ngayon inviting ang mga tao? I'm sure, sa tingin mo, madaming gustong sumali sa ating advocacy. Yes na, yes na. Ako po naniniwala na sa ganda ng programa at saka plano ng PSB, walang sino man ang pwedeng mag-ano dito mag-refuse. Once na umaproach po tayo, dahil okay naman po yung ating programa, sistema, hindi po mahirap mag-decide agad on the spot. Lalo na po kung iginagayt po natin sila. In-influence natin sila na maging participated, collaborated, at saka yung kung yung ang iisipin hindi lamang yung ating sarili lang, kundi lahat dapat maging guide, influencer para maging mag-grip dun sa mga bawat tao na kanilang na-encounter, na-meet. Para yung maging mission ng bawat isa ay maging maayos po yung takbo ng buhay. Hindi lang dahil okay yung health natin, okay din dapat yung ating pinagkakakitaan. Yes. Sabi nga, yung health daw, hindi magiging maayos kung wala tayong pambili ng vitamins and minerals and nutrients. Yes. Pag, syempre, kahit anong ano natin, pag bata ka, healthy ka. Pero eventually magkakasakit ka kung wala kang proper nutrition. Hindi ka rin magkakaroon ng proper nutrition kung wala kang pambili. Kasi hindi naman pinamimigay sa market. Di ba? So yung bibigay natin ng livelihood in an art way. Kasi yung pag work kasi meron kang income sana rin. Nakakapagod. Yung 8 hours na dapat mag-chat na. Experience ko for many years na halos hindi ako makauwi sa family kasi kailangan for it. So malungkot. Kahit sabihin namin may income, pambili ng bahay, okay. Pero ang malungkot doon kasi wala kang time with that. So, but etong ginagawa natin. Sa umpisa, siguro wala ka anong income kasi nagdo-drawing ka pa lang. Dinodraw mo pa lang yung ginagawa mo hanggang mabubuo yung So, gusto ko inviting mo sila na makapag-collaborate sa atin or makapag-volunteer, kahit volunteer sa ating mga projects, especially ang BOHASH. Kailangan natin na merong mga tao doon na hindi naman masyado busy. Tulungan tayo sa pag-a-class. Kasi madaming tao, ilan lang tayo nag-a-class minsan. Minsan, 50 or more na tao or 100. Ang nag-a-class silang tao lang, pagod mag-a-class. So,
ano, invite mo sila, saan ka nila mahahanap sa social media? Paano sila magtanong? Gusto nila mag-join? Okay, guys, let's join hands para dito sa project ng ano PSB na ating pong may serve yung BOHA para sa ikagagaling ng maraming tao sa kanilang mga nararamdaman. Kaginhawa. O, kaginhawahan. At ang bawat isa sa atin na merong pakayanan para mag-guide at makapag anyaya ng mga kapwa natin para makatulong ay isang uri ng leadership na kailangan nating ma-improve, kailangan nating ma-share para sa gayon ay hindi umantong lamang sa parang wala tayong silbing tao. Mas magiging maayos ang buhay at mas magiging maganda ang ating pakiramdam kung tayo po nakakapagbigay ng mga kaginhawahan at saka ng tulong sa ating kapwa. At magagawa lang po lang natin yan kung tayo po ay marunong mag-lead sa bawat isa. Hindi po kakulangan yung wala tayong alaman, ay kaalaman. Kundi ito po ay ano lang, sa tamang pamamaraan, sa tamang pagkakaroon ng interes sa mga gagawin po natin, pwede po tayo maging leader. Ako po si Mr. Cesar Abino, taga-Goa. Nag-aanyaya po sa inyo na gawin po natin itong proyektong ito para hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating pong lahat. At ako po ay matatagpuan ninyo dito po madalas sa PSB Health and Wellness Hub dahil ako po ay madalas na nagta-travel. At pwede niyo po akong makita sa aking pong Facebook, Cesar Abino. At ngayon din po, ako po ay ano, SPTA President, kaya sa Kagaykay Elementary School ng Goa Camarines Sur po, ay pwede niyo po kaming bisitahin po doon para makita rin po ninyo yung aming pong mga nagawang proyekto sa pamamagitan po ng leadership ng inyong pong lingkod. Marami na pong nabago sa aking pong community. Nakapag, ano na po kami dyan, organized ng mga events na nakapag-develop ng mga skills and talents po ng mga naroon. Salamat po ng marami kay Ma'am Grace Stein dahil sa pagkakataong ito po na binigay po sa amin para ma-share po namin ang understanding namin about BSP at sa yung experience po namin po dito. Okay po siya at alam ko po na ito po yung magpapatuloy sa kanyang paglago at pag magtatagumpay po kami sa aming mga misyon na makatulong po sa maraming tao. Marami pong salamat sa magandang araw po at mapagpalang oras po sa inyong lahat. Ayan. So thank you so much, Coach. Anong tawag dito, Cesar, for joining us. At I'm excited sa gagawin natin ng My Art Boho. Yes. Kasi ang gusto kong makita yung ibang style na upgraded na buha natin na merong collaboration with art and organizing. Yes, baka may scenario. Yes, ma'am. And dancer. Okay, entertainment. So, entertainment. So, thank you so much sa pagbabalik natin sa another episode ng ating Lunch and Learn with Grace dito sa BSB. Ito yung ating podcast at regular na po ito. So, see you again. Thank you. Ma'am, thank you so much. Ang gagaling ng parang mga artista na sa TV. Plus, kamo ka lang si Pedro. Relationship. Relationship. Ikaw. Nawala na ganito, ma'am.